Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Rizal at Quezon. Ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Jenny. Samahan niyo pa rin kami dito sa aming programa, MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Tara na, biyahe tayo! Isang magandang araw sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. Magandang araw. Ako naman ang inyong kabiyahe, Jenny. At narito pa rin tayo sa ating programang MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ayan, magandang araw, my dear partner. Kamusta maganda naman? Maganda ka pa. Maganda ka pa sa isang sabaw. Ikaw din, maganda ka pa. At kamusta naman ang inyong linggo? Ayun, mabuti naman. Marami tayong event. Yes, nagtapos tayo. Nakaraan tayo ng Buhayani Festival. Yes, and 163rd birthday of our national hero, yes. Dr. Sir Rizal. Ayan, nandyan tayo. Masyadong madami naganap doon. Yes. Siyempre, nag-live broadcast tayo with Sir Christopher Sanji. At siyempre nga pala, bago kami magsimula ng aming programa, ay binabati natin lahat ng kasama natin sa MyTV6. Siyempre, sa pangungunan ni Sir Christopher Sanji, ang ating program manager, Ms. Pets Oka. Ang aming admin, si May Roselion. Ang aming technical director, si Simon Estrevera. Ang aming video editor, si Jan. Ang aming production staff, si Earl. Ang aming marketing, yes, si Kuya Melvin. Melvin pala. Melvin Real. And then, meron din tayo, syempre, yung piloto natin na nakalibge. Ayan, si Celso Gacos. Tapos, meron tayo, OJT natin, nandyan, si Ren. Si Ren. Ayan, at syempre, sa family ko sa Provincial Information Office, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga, partner, nandito naman tayo, yes, sa lugar mo. Yes, sa lugar. Siyempre, sa Santa Rosa City. Pero bago ang lahat ay balikan muna natin yung mga nakalipas nating episode dito sa ating programa. Siyempre, galing tayo sa Gen Zone Bar and Restaurant. Siyempre, ayan. Sa lungsod yan ng San Pablo. San Pablo din. At makikita nyo yan along the highway pagpapunta kayo ng Barangay San Ignacio. Yes. Before, siguro after yata yung Meralco, or basta doon lang malapit siya. At syempre, ang ino-offer nila doon, yung kanila mga specialty ng lola niya. Yes. Syempre, yung sinigang, typical na sinigang pero may kakaiba eh. Oo, hindi siya yung maasim na maasim. At talagang masarap. Napakalapot. Kasi, alam mo yung malinamnam yung pinakasabaw niya. Kasi siya eh, parang talaga niya, alam mo yung buto-buto talaga. Oh. Yung parang ribs talaga. Mm. Kasi talagang malasa yun, partner, pag yun ang niluto mo. And nag-offer din sila ng mga local and national, international na mga beer ba yun? Yes. Parang galing sa ibang bansa. Mm-hmm. Tsaka favorite ni Sir? Andyan yun, yes. Oo. Kasi ang nakakatuwa dun ay umiikot si Sir. Siyempre sa iba-ibang lugar para makakuha siya ng idea kung ano ba yung mga pwede pa niyang i-offer sa kanyang bar, di ba? Yes. Tsaka meron din si Sir na sideline niya na
Nag-host din po siya, baka may ano, kailangan niyo ng event, ano, host. Ikaw, di ba? Sa nalalapit. Yes. Diyan, syempre, may mas malapit pa dyan. Oo, ano ba yun? Yung ano, yung technical natin. Ah, oo nga pala. Mas malapit nga pala siya. Oo. Makakakain kaya tayo dun, partner? Titingnan natin. Ayan, at para po may idea kayo kung ano po ba yung pinag-uusapan ng aking partner ay panoorin nyo po ito at samahan nyo pa rin kami dito sa pagbabalik namin sa ating programa MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Programang MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. Ako naman ang inyong kabiyahe, Jenny. Siyempre, kanina napanood nyo yung mga pinuntahan namin. Yun na yan, Gen Zone Bar and Restaurant. At siyempre, ngayon naman nandito tayo sa lungsod ng Santa Rosa, ang bayan ng aking, ang lungsod ng aking partner. Yes. At kasama natin siyempre ngayon ang aming special na bisita. Walang iba kundi si Sir Up. Sir, bumati muna kayo sa ating mga tagapanood. Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko rin po, shout out po sa misis ko na nasa Australia po ngayon, si Glenda. Kamusta ka dyan? Welcome po sa TV6. Yes. Biyahe tayo. Biyahe tayo. Welcome po sa Ninong Style Food Santa Rosa. Ayan, mapapanood po kayo ng inyong sweetheart. Yes. Kahit sa YouTube, yes, mapapanood tayo. Ayan, hi Ma'am Glenda. Ayan, nandito po kami ni Sir Up. At ngayon nga po, Sir Up, partner, ay bago tayo pumunta sa business nila, syempre, pag-usapan naman natin muna yung mga pinagkaabalahan nila before ng business. So, ano po bang inyong trabaho? Kami po ng asawa ko ay OFW sa Thailand po. Nag-umpisa po kami mag-work doon since 2010. Almost 10 years po kami sa Thailand. Nagtuturo po kami ng math, science, English language sa mga Thai students sa Thailand. Wow, kamusta naman po experience? Parang nakaka-proud yun. Oh. Diba? Siyempre, isang Filipino ang pupunta doon sa bansa para siyempre magturo din. Ano po? Kamusta po ang experience sa mga estudyante, yung mga buhay ko. Okay naman po. Mababait po mga estudyante. Maayos naman po ang mga estudyante doon. Parang dito po sa Pilipinas, pag napa sa Thailand po kayo, parang nasa Pilipinas lang din po. Okay. Parang almost lahat, alos kagaya natin eh. Kamukha natin. Kamukha natin magaganda. Natin lahat. Yung nga lang po, minsan may differences tayo pagdating sa mga kultura, yes, kultura nila. Ayan. Kinakailangan i-adapt natin yung kultura nila. Hindi naman pati mawawala yan bilang isang OFW na makikibagay ka sa mga pagay nila. Culture nila. Sa kultura nila. Ayun. And kamusta naman po? Kasama niyo po si Mrs. doon? Kasama ko po. Sabay po kami pumunta ng Thailand. Okay po. Teacher din po siya. Teacher din po siya. Wow. At least, di ba magkasama na sila doon? At
masaya din kasi na, syempre, araw-araw magkasama kayo. Pero may anak na rin po kayo. Hindi nga po, wala pa po. Na-bless pa po kayo magkaroon ng baby. Pero sa ngayon kasi may baby din sila dito, di ba? Parang baby na lahat yung kanila pong ano dito, stop. Sir, bakit po nyo naisipan na from teacher naging parang tayo na po kayo ng sarili yung negosyo? Actually, hilig ko po talaga ang pagluluto. Passion ko po talaga ang pagluluto. Sa kahit po sa bahay, ako po yung nagluluto talaga lagi. Yun po yung natutunan ko isang bagay, natutunan ko po sa tatay ko. Kasi yung tatay ko po, yung father ko, is siya rin po nagluluto lagi sa bahay namin. Hindi po mother ko, bihira lang po yung mother ko. So since maliit pa po kami, tinuturuan kami magluto. Ganyan, hanggang sa naging passion na namin pagluluto. Ngayon, nung kami napunta sa Thailand ng misis ko, the first time na matikman namin ang pagkain ng mga Thai, nasabi ko sa misis ko na may kakaiba sa Thai food. Ay, parang iba, parang hindi ko ma-explain pero panalo eh. Masarap, masarap, sabi ko. And then sabi ko sa kanya, dadating ang time na magtatayo ako ng restaurant, Thai restaurant, sabi kong ganun. Pag-aaralan ko ang pagkain nila. So yun, lumipas yung 10 taon na pag meron akong mga libreng oras, kami ng asawa ko, pag libreng oras, pumapasyal ako sa mga street food nila. Kasi street food ang dinadayo sa Thailand eh. Hindi yung mga mamahaling restaurant, hindi yun eh. Street food talaga, street food. So, hanggang sa kinaibigan ko yung mga nagluluto dyan. Kinaibigan ko talaga para lang maturuan ako na ano, ng mga pagkain nila. Even sa school, yung sa kusina, tumatambay ako sa kusina ng school kasi libre pagkain ng mga bata sa school eh. Tambay ako dyan. Tinitignan ko talaga paano yung niluluto. Ano, lasa, ganun, ano ingredients. Hanggang sa natutunan ko na yun. Tapos, pagdating sa bahay, papraktisin namin ng misis ko. Dito yung tatanong kami kung ano, nakuha na ba yung lasa? Maraming spices kasi tama yan, na ba? Marami po. Tsaka more on herbs talaga sila. Wala silang ano, halos wala silang artificial flavoring. Talagang puro talaga. Nakakasarap naman nun. No? Yeah. Kaya yung mga gusto dyang ano, matutumaguto, tumambay kayo sa kusina. Yes. Diba, sir? Totoo po yun. Oo, kasi talaga, isa pang ano yan, isa pang advantage yan sa pagiging ama. Kasi talagang pag ang ama talaga masarap magluto. And partner, pag ang lalaki ang nagluluto, kompleto ricado siya. Masarap tama yan. Tama po ba ako, sir? Apo. Kasi personal experience ko kasi yan sa husband ko, siya din kasi talaga yung lagi nagluluto. Yun. Talagang hindi pwede magluto ng kulang. So, nakakatuwa naman. Lalo, pati sa akin, yung magiging asawa ko. Galing din magluto yan. Kailangan magaling magluto. Yung asawa din ng aming partner dito, magaling din magluto. Diba? Mga mahihilig pong magluto. Pero si sir, kahit mahilig magluto, hindi siya malaki. Hindi mataba. Hindi siya mataba. Siguro ngayon, partner, pumunta na tayo sa business ni sir. Siyempre, ito yung Ninong Thai food. Restaurant. Bakit po ba Ninong? Hindi po up? Actually, yung Ninong's po talaga, yung pamangkin ko kasi, nagtayo nung pandemic, nagtayo sila ng ano, parang pulutan, parang mga gano'n na, pag may, ano lang, yung sa bahay lang, kung sino gusto umorder, ganun lang, no? So, yung Ninong's, ang ipinangalan niya, since sabi nga niya, Ninong's, kasi lagi yung tawag sa amin ng mga tao dito, ng mga bakabata, Ninong, Ninong, gano'n. So, sabi ko, sa pamakin ko, okay lang ba Ninong na rin yung gamitin kong pangalan, Ninong Thai Food. Sa para pare-parehas na lang. Ano, kasi pala Ninong naman tawag sa atin eh. Ninong din tawag sa akin. Ninong din tawag sa ng karamihan sa kanila. So sige, sabi ko Ninong Thai Food na lang. Mas parang matunog yung Ninong. Parang kasi minsan ang pangalan ng mga restaurant, ano eh, parang binabase rin minsan sa pangalan eh. Yes po. Minsan may mga pangalan na hindi natin alam kung masarap o hindi. Wala dating yung pangalan eh, di ba? Yes, parang, pero pag common na yung sa pandinig natin yung pangalan, parang ang ano sa pandinig, parang, ano sige, parang Tia Marias, parang gano'n. And ano din po ah, nakatime din yung ano niyang pag lalagay niyong Ninong Thai food. Yes. Kasi
ang daming cuisine ngayon na, sa iba-ibang bansa katulad ng Korea, di ba? Masyado, ang daming, ang laking influence sa mga Pilipino, yung mga Japanese food. And at least to, idinagdag nyo po yung Thai. At least may idea ka na once na ninong Thai food, alam mo na, talagang ang food na sinaserve dito is from Thailand. Tama, sir, di ba? Correct po. Yung amin po mga ingredients po dito, almost, yun talaga mga herbs po. Talagang sa Thailand po nang gagaling po yun. Hindi nga sana yung tatanong ko kay sir, eh, paano kayo nakakakuha po ng mga herbs and spices na kailangan nyo dito? And talagang dapat, once na nakakain ka ng food dito, kailangan parang pili mo nakarating ka na ng Thailand. Ay po, di ba, sir? Oh, di ba? Sir, ilang taon na po ang Ninong Thai food? 4 years na po. Magpo 4 years na sa July po. This next month po. Kasagsaga ng pandemic. Pandemic po. Ano po, ano sir, nung pandemic po, ano po yung ginawa nyo para makasurvive yung Thai? Before kasi, nung pandemic, we expected, ang asawa ko, kami dalawa, expected namin makakabalik pa kami sa Thailand. Hindi namin iniisip na ganun pala kahigpit na. So, kumbaga parang kulang kami no first, second month. And then, nung mga tumatakbo na yung araw na napapansin namin, hindi na kami makakabalik sa Thailand. So, nag-isip kami kung paano kami makakasurvive sa pandemic, no? Di, ang ginawa namin, nagluto muna ako sa bahay ng una, yung pad thai muna. Pina-introduce ko sa dito sa mga na sasakupan namin sa Santa Rosa and then Binyan, na we're selling pad thai, pad thai noodles. Kung sino may gusto umorder, magme-message lang. So, free delivery. Ako lang magde-deliver. Luto ko, deliver ko, ganyan lang. So, nung napansin namin, parang kinakagat ng tao na, wow, pad thai. Thai food dyan, di ba? And then, sabi nung namin ng misis ko, dagdagan natin ang isa pang dish, yung ulam naman, pang-ulam naman. So, dinagdagan namin. Hanggang sa ganun nga na kinakagat nga ng tao, no? So may nagpapadeliver, ganun. Una, isa, dalawa, ganun lang. Ngayon parang dumadagdag na, no? Hanggang sa naisip namin mag-asawa na maghanap kami ng pwesto na po pwedeng doon kami magluto, doon kami pumwesto. Though bawal pa ang dine-in noon, eh. Pick up lang, tsaka deliver. So nakakita kami dyan sa, dito rin sa kanluran to, sa kalyeng to, ng dating tindahan, yung sari-sari store, na maliit lang siguro, mga 2.5 meters by 1 meter lang ang laki. Ang liit. Ito lang. Ang liit lang. So, ayun, nagluto kami doon. Meron kami dalawang kalan lang. Come and go, ano ba? Dalawa kami. Siksikan kami dalawa ng asawa ko sa loob ng tindahan. Ganun lang. Walang dining, pick up, deliver lang, ganun. So, hanggang sa napansin namin na nag-grow yung ano namin, business namin. Kasi nga, binabalikan ng mga customer. So, ibig sabihin, pag binabalikan ka, masarap. Nagustuhan ka, masarap. Masarap and affordable. Ayan. Ay, tama yan, affordable. Kasi, kahit lumibot ka sa buong Pilipinas, ang Ninong's Thai food lang, may pinakamurang Thai. Oh, yan. Thai food. Malapit lang yan. Pinakamurang Thai food sa buong Pilipinas. Which is true. Punta kayo kahit dito sa mga katabi namin. Lugar na makikita nyo may Thai restaurant. Ayan, magkakaroon na kayo ng isang ano namin. Oh, mura. Ang ano ko kasi, ambition ko kasi, sabi ko sa missus ko, mura lang ang presyo ng gusto ko dahil gusto kong maibahagi at matikman ng mga kahit mababang tao. Kahit nasa middle class ka o lower class ka na ng lipunan, masasabi mo, natikman mo ang Thai. And food. Nakarating ka sa Thailand. Para ka na nakarating sa Thailand. Tsaka ano, ang curiosity kasi ng Pilipino iba. Oo. Lahat talaga. Alam mo yung makita lang nila na, ay, masarap yata doon. Di ba? Correct. At saka ano ngayon eh, marami na talagang parang nag-e-explore kung ano ba yung mga lasa ng ganito. Kasi minsan nakikita lang nila, katulad yung mga K-drama. Yeah. Di ba? Pag nakita mo ganito, ano kaya lasa ng parang nakaka-out of curiosity na, ano kaya lasa nito, ganyan. Ay nako, ang dami namin pwede yung pag-usapan ngayon, partner. Nakakatuwang kausap ang ating bisita ngayon. Sa pagbabalik namin, ay makikita nyo na kung ano-ano po ba yung mga specialty dito sa Ninong's Pad Thai, dito sa ating programang MyTV6, biyahe tayo! #ipagsabi!
dito sa programang MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. Siyempre ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Jenny. Siyempre kasama pa rin namin si Sir Up at ang masasarap na pagkain dito sa Nino's Thai Food Restaurant. Ayan, Sir, bumati ka ulit. Siguro sa lingwahe ng Thailand, papatingin natin si Sir. Okay lang po ba, Sir? Okay po. Ayan, bati po kayo. Sawadikap. Oo. Oh. Diba? Wala akong sabi. Ayan. Salamat at nandito pa rin tayo sa Baas, lungsod ng Santa Rosa. At ngayon nga may mga babalikan pa tayo ng mga tanong para kay Sir. Sir, di ba 2020, so nabago niyo po yung mga ginawa niyong paraan para lang talaga pong hindi mawala ang inyong Thai food during the pandemic. So, nung during the pandemic po, syempre, nag-ano rin po baka ng gano'n? Gumagod din po ngayon? Yung misis ko po kasi pagdating sa mga ganyan, misis ko po namamahala sa ganyan, sa mga sa online, social advertisement, ganyan. Pag-manage pa mga ano sa social media. Siya po ang pagdating sa ganyan. Matanong ko na lang din po, Ninong. Ninong. Ninong ng lahat. Ninong yes. ng lahat. Ilan na po yung empleyado ng Ninong Thai Food Restaurant? Dito po ay apat po sila. Apat. Ah, apat. So, yung apat na yun po ba, marunong na sila talagang magluto ng mga dishes nyo po dito? Yung sa apat po kasi, yung tatlo, sila po ang nagluluto talaga. Mm. Yung isa po ay dishwasher. Ah, okay. So, tatlo po yun. Pero, ang ano po doon, yung dalawa po namin tao dito, sila po yung talagang halos alam na po lahat. Awesome. Yung manager po namin, assistant manager po, yeah, silang dalawa. Sila po yung napapagkatiwalaan na po namin pagdating sa mga reunion. Paano po yung ano nangyari doon na paano po kayo ng training? Before kasi, kaming dalawa ng asawa ko ang nagluluto. Hanggang sa, nung sabi ko nga sa kanina, nung medyo lumalaki na yung business namin, medyo nakikilala na. So, kinakailangan ng dagdag ng manpower. So, nag-hire kami. Hinahir namin, yung manager namin, yung mother ng bata kanina, hinahir namin siya. Which is, noong umpisa, pinapapanood namin paano kami magluto. Ayan, so, siguro, part of the training na rin bilang bago empleyado. So, hanggang sa natututunan niya, nakikita na, hanggang sa sila na yung hinahaya namin, siya na yung hinahaya namin magluto. Hanggang sa tinitikman namin kung yung luto nila ay okay. Okay. Actually, madali naman luto kasi naka-prepare na lahat. May tamang suka, may tamang timpla. So, yung the way na lang kung paano mo iluto. Kung paano mo ibibigay yung sarili mo sa pagluluto. And sir, matanong ko po, yung po bang mga spices po ng, from Thailand, pag po ba napadami ito, may time po ba na papaek or may aanghang po ba? Actually, meron naman mga spices na pag sumobra, wag naman masyadong marami, no? Okay lang din naman, hindi mo na kakabago ng lasa. Pero wag lang sa sobrang-sobra talaga. O wag naman kukulang. Kasi malalasahan naman talaga yun na, medyo kulang sa ganito. Or sobra sa ganito. So, kaya consistent yung luto namin. In 4 years, wala pa magsasabi ata na, ay, nagbago yung lasa ng So, consistent. Bakit consistent? Kasi bago nila iluto, may tamang sukat na lahat. Ando lang, may timpla, may sukat ang kami. Ilang tamang ano, gano'ng karami. Kapag may formula na sila sa ano. Bawal mapadami. At maganda po yun kasi talagang sa isang ano talaga, ikaw nga, pag nag-bake ka, kailangan tama yung May tamang sukat. Yung sukat talaga. So, sir, sino po ba mga nakakaisip ng mga menu niyo po dito? Actually, sabi sa inyo kanina, is kami mag-asawa pagdating sa pagpaano ng prepare ng pagkain bago namin i-launch yung pagkain namin. Pag-usapan namin yan. Kinakailangan na ba natin mag-ano ng ganito, gano'n? Sinabi niya, sige, okay, upisa na natin yan. Which is, in Thailand pa lang, sa Thailand pa lang, alam na namin iluto yan. Okay. So, pagdating sa Pilipinas, doon lang namin sinasabi kung dadagdagan na ba natin ang ganitong menu.
sasabihin niya, hindi pa siguro dahil marami pa tayong minuno. Siguro by flavor of the month muna. So pag nagustuhan ng tao, saka natin idagdag sa menu. Kumbaga yung bestseller niyo. Tama po. Partner, bago tayo pumunta at ipakilala yung mga dishes nila, baka may gusto ko pang ilan. Yes, no? May naki-curious lang din ako. Saan mo po nakilala si manager? Parang ano, touring na rin kasi ni family. Sir is family at anak na rin niya. Si manager namin kasi doon sa pangalawa namin pwesto dito sa kabilang sa Carlington. Nag-work siya sa milky shop. Okay, which is nag-close na yung milky shop. So, kailangan din siyempre nila ng trabaho dahil may anak siya. At the same time, kilala na namin siya. So, kaya nag-usap ko yung mag-asawa na kunin siya. Dahil kakilala na namin. At the same time, experience na siya pagdating sa pag-handle. Tama naman po. Yes, saka talagang ano, no, talagang hands-on din si manager. Correct. Yep. And bago ano, ipakilala na natin yung mga dishes. Ipakilala na natin yung mga dishes ni Sir. Alahin po natin ito. Oh, ah, yan po yung Som Tam Thai. Okay po. Apo, kung tawagin sa Thailand po, Som Tam Thai or Papaya Pok Pok. Oh, parang atsara, ano sa diba? Alam ko kanina ano, repolyo na ano. Sabi ko para siyang ano, papaya. Kala ko ubod pa eh. Ito pala yung parang sinasalad po nila. Apo. Ah, okay. Just wondering bakit papaya pok pok. Kasi pag narinig yung pok pok, parang alam mo. Iba yung sa kanila, yung tunog ng Almirez, pok pok pok. Pok. Ah, okay. Kaya papaya pok pok. Okay. Pero that is some time. Yes. May pagkakaiba lang siya kasi sa mga nakikita kong ganito, mga live, ay yung mga ano po, sariwang... Ayan, tama po yun. Hindi po namin nilagyan ng ano, kasi sa Thailand, merong, tatanungin ka kung gusto mo merong club. Okay. Club nuts, yung maliliit na... So, it's their choice. Opo. Kasi yun po talaga fresh, dinudurog talaga sa ano. Mm-hmm. So, hindi niluluto po yun, fresh talaga. So, yung iba, siyempre, alam mo naman, lalo mga Pilipino, medyo madirihin sa ganyan. Correct. So, hindi na namin nilagyan. Kaya iba, pag sinabi na, ay, hindi authentic yan kasi walang crab. Hindi lang nila alam na hindi namin pwede lagyan na ano dahil ng mga Pilipino. Yes. Oo. Alam naman natin na ano, wala naman tayo sa Thailand. Masyadong sensitive sa pagkain. Eh, yung mga Pilipinong nasa Thailand. Masyadong malinis. Yep. Diba? Yung mga Pilipino nga nasa Thailand, pinatatanggal pa yung crab eh. Kahit kami, ayaw namin may crab kasi ha, fresh eh. Tapos dudurugin dyan doon sa... Parang yung lasa kasi sa sama. Parang... Nakatikim ka na ba doon, partner? Hindi pa, pero... Mamaya, titikman natin ito kay Sir. Next po. Yun lang ayan, wala dyan. Ayan, gusto ko yung matikman. Ito. nilahok ko na yung gata. Mango sticky rice. Oo. Yes. Ito yung pinaka ano, ano ng Thailand eh. Parang dessert din. Sure. Ah, okay. Ayan. Mango. Mango sticky rice. Sticky rice. Thai, ano po. Thai sticky rice. Thank you po yan. Even the sauce po. Thank you. Especially yung sauce nila, hindi basta ano yun. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta pang bilo-bilo, hindi po. Next. Ito po ang famous nila na pad thai. This is shrimp pad thai. So yung sinasabi that's yung rice noodles. Stir-fried noodles. Ayan, ang home sa kanila. Sir, ang ano ba, ang dishes po ba ng ano, ginigisa din? Kasi tayo, di ba, uso sa atin ang gisa-gisa eh. Meron kasing part na ginigisa, pero kasi meron sa kanila na baliktad sa atin. Oh. Sa atin, bawang, sibuyas mo, yes, ano. Sa kanila minsan meron ng mga dishes sila na inuhuli sinasama na. Yes. Sample, o sama-sama na. Parang sample ko dyan, sorry, yung japchae, di ba? Mm-hmm. Parang hindi siya ginigisa talaga. Mm-hmm. Parang blanch-blanch lang yung mga gulay niya. And next po yung kanilang bento, yan. Yeah, meron po kami bento, kaya yan, naisip po na asawa ko yan, magkano kami ng bento. Nakita ko kasi yan dati sa mga ibang restaurant na like Japanese resto na sabi ko, bakit hindi tayo maglagay ng bento para matikman naman nila na sa isang order, matikman nila tatlo agad na ayan, dami ng bento nila. Yeah. Ang haba nito. Ano kami, this is the Thai spaghetti. Kung tawagin ay pad kimao. Ayan. Ano pong yung pinaka-sauce po sa'yo? Ayan, purong pandan po yan. Ah. Pandan. Na sinihig po namin, giniling maigi na may milk. Yun, tatanong ko bakit puti po. May milk po sa iba po. Yan. So, kayo na po maghahalo para... Yan. Next po ay itong ating... Ito. Ah, ito po. Ayan po. Ito po ang pad krapaw po. Pad? Pad krapaw. Krapaw. Stir-fried with basil. Okay po. Ano po siya? Chicken? Chicken po. Ah, chicken. Okay.
Pwede yan, chicken. So, chicken na po ang ginawa namin halos lahat kasi baka minsan mayroong ayun. Yes, totoo po. Yung malalim ang nag-diet po. And next part po? Yan po ang... Mukhang mga hangin. Mukhang ang dami talaga nilang magsili. This is a pad ng prick pao. Stir fried in chili paste po. Okay. Ilangan talaga decoration pagka... Decoration lang po yun. Ah, okay, sir. Ilangan talaga pagka magre-restaurant, maano ka rin sa... Oo, syempre yung plating. Yes. Yes. Alam mo yung kahit... hindi ha, kahit sa ano, sa iba, sa bahay mo. Mm. Pag maganda yung parang, alam mo, mag-ano ka ng sample yung tarago luncheon, meat, i-a-ice mo yung parang ang sarap-sarap. Parang ganato ka kumain. Oo, ba't kasi may mga tuyo-tuyo na maganda yung pagkakapit. Opo, ganyan din po ako sa bahay, kahit dalawa lang kami ng asawa ko. Sir. Pag hinahain ko, kailangan maganda yung plating. Lalo na mga estudyante ngayon, mahilig sa picture. Oo, bago kumain, pipicture ka sa Instagram. Ay, Instagram ako. Okay. Next po, syempre, ating famous. Chicken satay. Chicken satay. Hindi satay ha. Satay. Satay. Pero po sa Thailand, kung tawagin po na satay. Chicken satay. At walang why. Opo. Oh, okay. Chicken satay. Oh, chicken satay. Ito next po ang kopya po. Ito po ang sauce niya. Okay po. Ito po ang nasa loob po para pong pansit. Apo. Vermicelli po. Alam mo ba, may kwento ko lang. Yung kaparkada ko na gano'n yan, wala nung mga palaman. Alam mo yung ano, Shanghai talaga. Ginawa niya yung pansit namin, nilagay sa ganyan. Meron pala talaga yung ganyan. Pwede pala ito para kahit po yung ano, kahit po yung longganisa sa Thailand, yung iniihaw ko sa street food. Yes po. May kasama ng kanin po sa loob yan. Tsaka pansit. Parang makatatlong piraso ka lang, busog na lang, sir. Ayan. At syempre, kanina pinaka... Mainit na ba? Yung parang sinigang po natin. Ito po ang soup nila, ito po ang tom yan. May apoy na po ba? May apoy na po. Ayan. Ito po ang tom yan. At nakikita ko rin yung sili. May iba't ibang klase po tayong tom yam. Ito po yung normal na tom yam na walang milk. Okay. Sa isa po may milk, may condensed milk. Meron lang po tayo pinatawag na tom yam na tongka. Kung tawagin, tongka, sinong po yung may gata. May coconut milk. Meron naman tom yam na makatatagpuan nyo sa northwestern ng Thailand, yung Isan province, na very light yung color ng tom yam nila. Wala talagang orange na yung chili oil. Pero ano chili po yung lahok po niya? Chicken din po yan. Chicken din po? Chicken. Sinadya po namin chicken lahat kasi minsan kasi mayroong bawal kumain ng pork. Sir, ito po ba ay parang maasim din? Or opo, parang maasim. Sinigang din opo. Po talaga? Naghalo po ang asim, tamis, anghang, okay halap. Okay na yan. Ano po? Siyempre ito. Ito yung common drinks po sa Thailand. Kung tawagin po ay chanom yen. Iyan po ay talagang chaapo. Chaapo. Purong chaapo yan. Na pinakuluan po. Pinakuluan, sinala. Oo, mahilig din kasi sila talaga sa chai after kumain, di ba po? And ito po syempre, yung kanilang tanglad juice. Tanglad juice. Puro po ito. Uy, maganda ang tanglad sa katawan ha. Opo. Benefits. Eh, nilagay ko po siya dyan. Para sa akin po niya nilagay. Alam na. Kaya po nasa akin. Kasi ako. Ayan. Siguro partner yan. Nalaman natin yung kanilang mga bestseller dito. Makikita niyo po yung mga price po nito. Mamaya po ay lalabas namin sa Facebook po and sa social media account nila. So ngayon partner ay hingan lang po natin ng konting advice. Si Sir Up. Tungkol para po doon sa mga gusto magtayo ng business at magsisimula pa po. Opo. Ganito lang po, para po doon sa mga gusto rin magtayo ng mga business, maliliit na business kaya namin, ang may advice ko lang po is kinakailangan po na, lalo sa food business, since food ang pinag-uusapan yes, natin, po. Advice ko lang po na pag po nagluluto, pag po gumagawa kayo ng pagkain para sa ibang tao, kinakailangan laging puso ang pagluluto para maging maayos at maging masarap para sa kanila. Sabi nga nung pinapanood ko laging TV series, kinakailangan daw pagkatapos kumain, may iiwang ngiti ang kumain. Hindi yung ay, hindi na kami uulit dito. Parang gano'n, ayoko na. Hindi naman pala masarap dito, di ba? So, kinakailangan lagi may iiwang ngiti at may sasabihin, babalik. Uulit kami, parang gano'n. Tama yun. So, ilan po, kinakailangan, ilan po, maging, ano lang po, maging
totoo lang po sa sarili pag tayo nagluto or kahit anong business, kinakailangan lang ang totoo sa sarili. Hindi yung tayo ay merong duda or may pandarayang ginagawa. Yes, totoo, ganyan. Totoo. Kahit sabihin natin na ano, hindi naman pala ganun, di ba? Kagaya sa amin, pag sinabi namin natural flavoring talaga yan, walang halong artificial. Kahit anong gawin nyo, saliksikin nyo man yan, talagang lalabas dyan na talagang totoo yung sinasabi namin. And be sure na malinis. Yeah. Diba, sir? Malinis. Opo. Bukod po sa malinis, sa amin po, kasi dito, once you order, saka lang po namin niluluto. Yeah. Hindi po kami luto na, sasandukin na lang. Yes. Mm-hmm. Yan, na-experience din kasi kami ng mga ganyan na mag-order namin. Malamig, parang galing rin yung pagkain. Parang pangatlong... Hindi na masarap. Yeah. Parang may ano yung pangat. kasi sa Thailand, talagang pag-umorder ka sa street food, talagang fresh. Bagong luto. Kaya makikita mo sa mga kutis nila, talagang ang kinit. Oo, ang maganda ng kutis. Once you order, saka lang iluluto. Kaya pipila ka talaga. Saka ito na rin po yung pagkakataon nyo, sir, no, para imbitahan po ang lahat ng mga manonood ng biyahe tayo na pumunta po dito sa Ninong Thai Food Restaurant. Apo, mga kabiyahe. kung kayo po ay magagawin dito sa Santa Rosa, nandito lang po ang Ninong's Thai Food Restaurant. Malapit po sa bayan po, malapit sa plaza ng Santa Rosa. Makalampas lang po ng simbahan, matatagpuan nyo po dito. Ang pinakamurang at masarap na Thai Food Restaurant. Ayan. Straight lang to ah. Pagkapasok mo ng Kanluran at or plaza to, straight lang to. Tingin lang kayo sa bandang kaliwa, makikita nyo na yan. Pasyalan nyo at tikman ang mga kakaibang menu dito sa Ninong's Thai Food Restaurant. Ayan. Ayan po, maraming salamat po, sir. Salamat, kapunakap. Ayan. Hindi ko ano, yun na po yun. Ayan po, maraming salamat po. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Jenny. Siyempre, abangan nyo ulit kami next week. Siyempre, ipapasyal ulit namin kayo sa iba't ibang lugar dito sa ating lalawigan. Dito sa ating programa, My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi.